Hello guys, this is Benji Palaron Jr., your trusted licensed real estate broker, entrepreneur, and online marketer. Nakabili na kayo ng property. And alam ko, very excited kayo. You have your plans, yung dreams nyo about your house or your condominium or yung lupa nyo na binili nyo doon sa isang location na paborito-paborito nyo, and you're building your own dreams. Diba? With your family, with your loved one. Kaso, meron lang akong tanong sa inyo. Ano ba nangyayari sa ibang clients? Bakit nagkakaroon ng misunderstanding sa developer, sa agent, or minsan sa kanilang payments sa pagbabayad ng property? So, dito, I'll give you some tips after you buy the property, ano yung dapat gawin. So before I give those tips to you guys, please subscribe to my channel. Press the bell button para magkaroon kayo ng updates sa aking video. And please follow me on my official Instagram para magkaroon naman ito. So guys, hindi ko na papatagalin to. Congratulations sa inyo, nakabili na kayo ng first home nyo, or dream property nyo, or dream home, or first investment in real estate. And alam ko excited kayo, gawin nyo na lahat ng gusto nyo, yung mga interior decoration, yung garden na dream nyo, yung meron kang lagay ng parking ng yung sariling sasakyan, or you're building your own future to your family. So, maraming mga clients na sobrang excited, nakakalimutan to mga importanteng information na dapat or gawin ninyo para hindi naman kayo magkaroon ng misinterpretation sa mga transaction ginagawa nyo sa real estate. Pangalawa is misinterpretation sa agent or sa developer mismo, and lost tracking of your payment. Okay guys, bumili kayo ng real estate or ng property, you have to be responsible to know all the details about the money. So, ito yung mga tips na kailangan para maiwasan tong mga nangyayaring ganon. First is make a paper trail. Alam ko, Sir Benji, sobrang daming papel, sobrang daming i-collect na dokumento or mga necessary requirements na kailangan ko dun sa property. Guys, be responsible, be patient, be disciplined. Bakit? Para rin sa inyo to, gumawa kayong sistema or paper trail sa lahat ng transaction nyo about your property. Okay? Hindi pwede kayong umasa sa agent nyo or sa broker. Kasi, ang agent and broker, ang function lang na yan, i-assist kayo dun sa property. But the payments, at saka yung mga kailangan na requirement ng developer, sa inyo manggagaling nun. Ifa-follow up lang kayo ng agent ninyo or your broker. Okay guys, make a paper trail. Pagaya ng sample, the contract, yan, kailangan yan. Schedule of payments, yan. At miscellaneous fees. Kailangan nyong i-file yan para hindi kayo malito sa payment nyo or ma-miss out yung payment. Remember guys, this is the first property na binili nyo. And I will encourage you na make a paper trail o sistema sa lahat ng transaction about your real estate property. Okay, kagaya nito. Ano yung kontrata? If you have a copy of contract, mag-serox ka ng tatlo o dalawa. I encourage you 3. Isang copy mo, copy sa developer, and your extra copy para meron kayong backup copy. Bakit? Importante ito guys eh. Kontrata na ng property. Ano yung CTS nyo? Contract to sell. Para malaman nyo saan na kayo sa stage ng proseso ng pag-acquire ng property. Be meticulous guys. Yan ang gusto kong
sa museum. Maticulous kayo sa mga dokumentong na hand-over nyo dun sa developer at yung binibigay ng developer. Guys, you have to check your payment schedule. Okay? Kung nag-check kayo, that's good. Magre-record kayo ng payment ninyo. Mas maganda yun. And makita nyo yung pagbabayad nyo kung update yung pagbabayad nyo. And pangatlo guys, yung mga requirements na bigay nyo like the IDs, the passports, kasi kung OFW kayo, yung, kailangan yung entry at saka yung exit na stamp para dun sa passport. Kailangan nyo yung contract nyo, yung employment certificate nyo, naka-file yun para kung kailangan ng developer yung another copy, maaari i-pull out nyo yung original copy or Xerox, pwede nyo ibigay agad sa developer. Okay, guys, kung maganda yung sistema ng paper trail nyo, hindi kayo mahihirapan i-trace yung payments nyo or yung mga kulang na requirement para dun sa certain transaction dun sa property. So, make a paper trail, please. Number 2, alamin lahat ng details ng developer, ano yung ginawang bahay, or yung contract. Okay, guys. Sometimes, sobrang excited ng buyers. O kagaya niyo, very excited yun, nakabili yun. Hindi na inalam yung details. Hindi na inalam yung proseso. Hindi na inalam yung mga required na papel na kailangan dun sa property na binili nyo. So, syempre, kung nakalimutan nyo yan, ay kailangan si agent i-follow up kung ganun. No, you have to be responsible enough or meron na kayong sariling tawag na you have to be initiative sa sarili nyo na ayusin at alamin yung mga details na binili nyo about your property. Okay guys, be responsible. Bakit? Kayo yung bumili ng property, ng real estate. So, you have your first investment. So, you have to keep it. You have to learn all the details, the policies, the rules and regulations, and the schedule of payments. Okay? At yung pag-follow up sa kontrata. Okay? Learn the details. Pag-aralan nyo pa rin mabuti yung proseso. And the last is, before sabihin ko yung the last step, guys, nakikita ko na konti ang nagpe-press ng button sa aking channel. So guys, sa aking analytics, please press the bell button para magkaroon kayo ng updates sa mga videos and i-follow nyo rin ako sa aking social media naman. Okay, number 3. Check the progress of the project or yung subdivision itself. Bakit ko sinasabi to? I always encourage my clients to check, to call the developer ano yung status ng bahay nila. Kailan yung turnover na yun? Ano yung nagawa dun sa block na yun? Bakit? Para maging kumpante kayo. Para malaman nyo kung kailan matatayo yung bahay. Yun. Para alamin rin nyo yung mga changes ng area or location. Kasi minsan may kakaroon ng bagong development. Para lalo kayong maging confident na ituloy niyo yung property na binili niyo. Okay guys, ha? You have to be committed on paying your property. Because paying real estate or your first investment in real estate is a big commitment. So, dapat gawin niyo to ng maayos. Okay guys? So guys, maraming natutunan dito sa tip na to. Sana gawin ninyo. Huwag lang panoorin itong video na to. Gawin ninyo yung tips na to. At sure, hindi kayo mahihirapan mag-update or i-check yung mga payment ninyo on your first investment in real estate. So, guys, thank you for watching this video. And please, subscribe to my channel and press the bell button para magkaroon kayo ng update sa aking mga video. And guys, if you have comments or questions about real estate property or tips, please comment below and we will answer it. And I'll give some time to
to answer your comments. Okay, guys? So, thank you very much, guys. Thank you so much for watching. See you again on my next video.